Naging kontrobersyal ang isa sa mga hearing ng Senado noong isang linggo. Partikular ang tungkol sa usaping mag-asawa kung saan umani ng samot-saring reaksyon ng mga naging pahayag ni Senator Robin Padilla. Yun pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo lahat diyan sa studio. Maraming na pong nagbago sa lipunan. Hindi na po kagaya ng dati na ang tingin sa babae ay mas mababa kaysa sa lalaki. At kapag ang isang babae ay nag-aasawa na, parang nagiging ari-arian na siya ng kanyang asawang lalaki. Na kung saan ang kultura at tiningnan ng babae bilang isang property na nawawalan ng identity at nagpapasakop sa lalaki. At walang karapatang tumanggi. Ngayon po ay panahon na ng mutual respect at mutual consent. Hindi na po ng obedience. Yan po ay hindi na po sabi-sabi. Yan po ay nasa batas na. At kasama din po dito yung paggalang sa karapatan ng babae na tumanggi kung ayaw niya na sumiping sa kanyang asawa. At kaya nga po ngayon, ang dati-rati ang tingin natin sa rape ay nangyayari lamang kapag ang lalaki at ang babae ay walang relasyon. Ngayon po, meron ng tinatawag na marital rape na kung saan kahit ang asawang lalaki ay pwedeng kasuhan ng kanyang asawang babae ng panggagahasa kung ipinilit niya ang kanyang sarili. Ang ganitong konsepto ay maaring bago sa napakaraming tao sapagkat paano nga ba naman magkakaroon ng panggagahasa kung sila'y mag-asawa. Dahil po yan sa bago nating konsepto o meaning ng marriage. Ang marriage po is no longer about a woman submitting totally to the husband. Marriage is a partnership at yan po ay nasa batas. At sa Republic Act 8353, pinalitan po natin ang provision sa Revised Penal Code na kung saan ang panggagahasa ay defined lamang sa labas ng marriage at merong tinatawag na exemption kung yung lalaking naggahasa ay asawa. Maging silbing aral sana ito sa lahat, lalo na sa kabataan, na iba na po ang panahon. Ang asawa po ginagalang at mayroon tayong galangan. At ito hindi lamang ito sa babae lamang sapagkat pwede rin sa lalaki na kung ayaw ng lalaki, huwag pilitin. Sapagkat ito po ay isang usapin na ang pag-aasawahan ay pagpapantay. Wala na po tayo sa panahon na kung saan ang tingin again sa babae ay property. Kaya nung panahon na yung kapag ginahasa mo ang isang babae, parang ninakawan mo ang tatay nung babae. Eh paano magano sa dating ganitong konsepto, paano mo nga naman mananakawan ng sarili mo kung pag-aari mong babae? Kaya nga po tinigilan natin ang ganyang klase ng konsepto ng marriage. So, bagamat pinaliwanag na ni Senator Robin Padilla ang kanyang posisyon, nililinaw uli natin ito. Inuulit ko, lalo sa kabataan, aralin po natin ang bagong pamantayan natin. At yan po ay hindi lamang sa mag-asawa. Yan po ay sa mga may mga relasyon. Kapag po no, no. At sabi nga nila, only an absolute yes, an unproblematic yes means approval and consent. Sagot malino na po ngayon ang rape. Rape is having sex without consent. Kapag nakipagpinilit mong sarili mo sa isang tao at ayaw niya, hindi niya gusto, yan po ay tahas ang paglabag na sa batas. Ayon po sa ating pamantayan sa ngayon sa makabagong panahon. Iwasan na po natin ang ating mga patriarkal na pag-iisip, na mga sinaunang pag-iisip na pag-asawa mo na pwede mo nang gawin ang gusto mo sa kanya kahit hindi niya gusto. Yan naman po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Again, good morning. Maraming salamat po, Professor Contreras.